A blessed good day mga kanyubi, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you the Morph animation effects in PowerPoint. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start! Okay, in this presentation, open na tayo ng ating mga Microsoft PowerPoint. Then after that, insert tayo. So click insert. Then click smart art. Then after smart art, select this cycle. And select this basic pie. And click OK. Then after that, mag-a-add tayo ng shape because this is a 3 shapes of pie. So in this column, dito sa taas, click nyo lang add shape. Hanggang maging 7 sila or kahit 8, kahit na ilan ang gusto nyo. Then after that, right click, then group and ungroup. Then ulitin lang natin, so hanggang maging ungroup lahat. So kung nabitawan nyo, highlight nyo lang, then right click, group and ungroup. So hanggang pag mapapansin nyo, pag nag-group ako ulit, nag-ungroup ako, wala na. Ibig sabihin na ungroup na siya lahat. Then after that, itong nag-iisa, ibababa natin at ibabalik natin sa position niya. So yan na siya. Now, the next step na gagawin natin is tatanggalan natin siya ng outline. So, i-select nyo siya lahat under the shape format, select the outline and no outline. Then, after nyan, ang susunod na gagawin natin, mag-create tayo, mag-insert tayo ng circle or ng shape circle. Then, ilalagay natin siya dito sa gitna. Okay? Then, align center lang natin para nasa gitna siya. So, sa ngayon, kailangan natin ng 7 dahil 7 ang ginawa nating shape na pie. So, or slice ng pie, so magki-create din tayo ng 7 circle. Okay? So 7 circle. So pansinin niyo siya kung naka-center na siya sa lahat. Ayan, centered na siya. Then duplicate niyo lang, Control D. Paste niyo lang siya, copy paste 3 4 5 6 7. Then after niyan, select niyo lang lahat ng circle na inano nyo na kinapi and i-align center nyo siya or rather align middle muna and align center, then i-group natin siya and align center ulit, so para dalhin natin siya doon sa gitna. Okay, so yan na yung pinaka-align natin. Now ang gagawin nyo, dahil gin-group natin siya, i-ungroup ulit natin yung mga maliliit. First step na gagawin nyo, i-select nyo isang pie na ito. Ito yung unang pie na naka-slice. Then, press the shift key and select the first shape ng circle na maliit. Then, punta kayo sa shape, under shape format. Punta kayo dito, i-subtract nyo siya. Okay? Then after that, yung next shape, select shift key, select the small shape of circle and subtract. Then hanggang matapos nyo yung 7 shape na ginawa natin. Okay, so right, ulit-ulitin lang natin. Repeat the procedure. Select the shape, select the small circle, click these options and subtract. And lastly, and subtract. So mapapansin nyo, lahat sila nagkaroon na ng butas sa gitna na isubtract na natin. Then highlight this shape, all the pie, all the circle. Then punta tayo sa shape format, select the outline and select the no outline. Now after nyo ma-select the no outline, kuha kayo dito sa isang point dito, then i-click nyo lang siya, drag it, and mapapansin nyo, lagyan lang natin ng allowance na ganyan. Okay? Then after that, i-group nyo lang siya para pwede na natin siyang i-resize. Okay?
para pantay-pantay. So gusto ko ganyan siya kalaki. Then after that, ungroup muna natin siya. Okay. So this is 1 shape, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now, i-zoom out ko lang. Next step, lalagyan natin siya ng image. So, pwede kayong mag-download through internet. Pwede rin kayong, kung may picture kayo sa inyong mga laptop or desktop, pwede nyong gamitin. But in this presentation, para hindi tayo tumagal, pupunta ko dito sa insert. And I'm going to use these icons. And under icons, piliin ko lang yung images. Then, mamimili na lang ako rito ng kahit anong pictures. For example, ito, 1. So, 7 pictures din ang pipiliin ko. So, isa yan. And, second, ito. Random na lang ang gagawin ka. Ito. So, ilan na yon? So, this is 3 pictures. 4. 5. Random pictures na lang, ah. Let's say, 6 and... let's say, sabihin natin, ano ba magandang pictures na random pictures, let's about this one. So 7, then okay, then insert lang natin siya. And after na ma-download at ma-insert na dyan sa PowerPoint nyo, i-resize nyo lang muna siya ng maliliit. So usually ang ginagawa ko ay nilalagay ko siya dito sa taas. So, andyan na siya. So, i-resize ko lang into size na maliit para madali ko siya makita. Okay. Then, after that, dadalhin ko lang dun sa taas. Paghiwa-hiwalayin ko siya. So, this one will become here. Dito siya. Ito dito. Ito dito. Ito rito. Ito dyan, isa-isahin natin para hindi tayo maligaw. Okay, now after nyan, i-zoom in ko siya ng konti. So unahin ko lang itong isa. So itatapat nyo siya para magka siya doon. I-resize nyo na siya na dapat pumasok siya din sa loob. So let's see. Yan, dapat yung shape nya ng pictures lagpas doon sa loob ng shape. So i-right click nyo din ang pictures, send to back. Dapat nasa ilalim yung picture. So mapapansin nyo na dyan, may kita nyo kung anong arrangement. Then after nyan, select the pictures and select the shapes na kung saan nyo paglalagyan. Punta kayo sa picture format, shape format. Then select another this option. And let's say I think it's subtract. Yan. Oops, hindi siya nakasubtract. Ulitin lang natin. So, shape format. Intersect rather. Intersect, it's not subtract. Then, click nyo lang yan. Next picture, sabihin natin ito. So, right click lang natin. Send to back para mas mabilis. Makikita na natin kung anong mga pumapasok sa loob. And let's say okay na tayo dyan, konti pa. Ayan. Then after that, shift, select the shape, shape format, select the intersect. Okay. Then next option, ito naman. So right click, send to back. Then, i-resize natin ang image. And if contento na kayo, select the shape and shape format, intersect. Then, another picture or another image. Right click, send to back. Then, contento na ako, select the shape, shape format, another same process. Then intersect, then another itong isa. Then let's say, ayan, right click, send to back. Okay na ako dyan. So select the shape, under the shape format, select the intersect. And last two,
option, right click, send to back. And after that, resize the image. Let's say okay na yan. Konti yan. Then select the shape, shape format, and intersect. And the last picture, kailangan natin medyo lakihan. Ayan. Right click, send to back. And kung okay na sa inyong position, select shape format and intersect. Now, okay na tayo sa ating image. So, mayroon na tayo. So, again, right click, select all, right click, and group natin siya sa lahat. Now, after natin mag-group, lagyan natin siya ng background. So, insert, shape, rectangle, and lagyan natin siya ng background. So, let's say the color will be not a dark green. Sige, okay na yung green. Then, right click, send to back. Ganyan na siya. Then, insert tayo ng text. Under the text format, like that. Then, after nyan, lagyan natin siya ng text na, for example, events. Okay, the events will be centered. And let's say, let's resize this one to about that. Okay. Then, arrange lang natin siya. Then, after that, select the shape. Dyan lang siya sa gitna. And, after nyan, let's duplicate this slide. In duplicate slide, lagyan natin siya ng ililipat na natin itong shape natin doon sa dulo. Okay? Then, after that, yung events, lalagyan na natin siya ng text dito. Let's say, the event today is, let's say, November. So, today is November. Then, let's change the size. Palakihin natin siya. And lipat natin dito. So, dagdagan pa natin. Let's say 150 ang size. So, sobrang laki naman. About 110. Oh, sorry. 10 na lang. 110. Okay. So, yan. Contento na tayo. Then, after nyan, let's change the color of the text to be white. Ayan. Then, after dyan, lalagyan natin siya ng underline. So, insert, shape, line. And, diretso lang natin doon. Then, the color of the shape will be light white. And, the weight will be, let's say, 6. Okay, so ganyan na. Then, after that, i-copy lang natin ito. Copy. Then, balik tayo dito sa first slide. And, i-paste nyo lang siya. Then, ang gawin nyo, i-move nyo lang yon doon sa dulo for the animation ng mamaya. Okay? So, ilagay ko lang dyan siya sa labas. Then, balik ako dito sa loob. Second slide. So, that will be the second slide natin. Next, duplicate natin ang ating slide ulit. Then, in duplicate slide, ang next na gagawin natin is papalitan na natin itong November at saka 1. So, duplicate lang natin siya. Then, ililipat natin dito sa taas. Then, this November, ibababa na natin siya para, ay ilalabas lang natin para sa effects mamaya.
So, yan, balik siya dyan sa labas. Then, this one will be, papalitan na natin ng breakfast. Okay, so text na tayo. So, but on second slide, balik tayo muna. Select nyo itong shape. Lahat ng shape. Naka-group siya, di ba? So, balik tayo sa groupings niya. So, under groupings, i-right-click and group natin siya. Okay? Then, after natin siya ma-ungroup, unselect niyo lang yung text and i-group natin ulit. Then, after niyo siya mag-group, dahil nakahiwalay pala yung events, i-rotate niyo lang siya para for your animation effects. No? So, i-rotate niyo lang siya like that. Huwag niyo lang siyang gagalawin dyan sa location. So, rotate niyo lang. Then, after nyan, punta tayo sa breakfast sa third slide. Under the third slide naman, so, ipipili lang natin na yung ito ay napunta na dyan. So, right click ko lang siya, group and ungroup. Okay? So, in-ungroup ko na siya. Then, after nyan, select this shape. Then, palakihin nyo lang siya ng size. Then, after nyan, i-resize lang natin siya ng malaki. Then, after nyan, ilabas nyo lang siya ng konti. Let's say, ganyan. Okay? Then, after nyan, yung breakfast, usog natin dyan. Then, after nyan, ang mangyayari ngayon, lalagyan natin siya ng text. So, let's say, insert tayo ng text box. And, in this text, hanggang dito lang. So, para mabilis, gamitin natin ulit si Lorem. And open parenthesis, then burahin natin yung ibang text and delete. So yan lang ang gagamitin natin dahil hindi makita. Let's change the color of the text to white. Let's say change the font size to 32. Okay, so okay na ako dyan. Then after nyan, lagyan natin siya ng image dito for the breakfast. Gamitin natin ulit under insert icons. So sa icons naman, under icons, piliin na natin ang dahil breakfast. So, let's say restaurant. Then, ang pipiling ko rito, let's say ito, itong image, dalawa, tatlo, apat, and let's say limang image. Then, insert. Then, i-resize ko lang. And, change the color. So, graphics fill and to white. Okay? Para makita siya. Then, after nyan, punta lang ako sa baba. And, piliin ko lang isa-isa. At, i-arrange ko lang kung saan ko gusto ilagay. Okay? Then, yung isa dito. Then, yung isa doon. Okay? So, yan na tayo. Next, duplicate natin ang slide number 2. Then, after natin ma-duplicate, ibababa natin siya doon sa dulo ng ating slide. Then, ang gagawin natin ulit, i-rotate natin itong ating image for the animation effects. Okay? So, let's say yan na yon. Then, itong text natin, yung line, burahin natin, iakyat natin ito, November, then let's change it to, so burahin na lang natin si November, para madali na tayo, then copy natin si breakfast, then lahat sila copy natin, para for the effects mamaya. Copy. Then, i-paste natin siya dito sa slide number 4. Paste. And now,
i-move natin yung text and yung burahin, i-unselect muna itong image. Itong text, dyan lang siya. Then, itong image natin, select ko siya at ibababa ko siya dito. Okay. Select ko lang siya. Dapat bumaba siya sa ating slide. So, next, after the breakfast, ang sunod na text na ilalagay natin ay, let's say, monument. M-U-M-N-I-T. Okay. Then, si Lauren pa rin. Okay. Arrange lang natin siya ng konti. Then, after that, itong image, i-right-click natin, i-ungroup. Then, after natin ma-ungroup, palakihin natin itong image na ito. Okay, so pag palaki na natin siya, i-move na natin palabas, konti pa. Ayan. Para medyo malaki yung effects. Ayan. So, after nyan, lagyan natin din siya ng monument. So, gaya sabi ko kanina, pwede kayo mag-add at kumuha ng mga pictures. Then, in this presentation nga lang, kukuha lang ako dito na ang gagawin ko siyang monument. And, let's say, building. Then, in this building, papalitan lang natin siya ng pipiliin lang natin ito. Okay. Ito, dalawa. So, okay na yan. Then, after nyan, palitan natin ng graphics fill to white. And, ilipat natin siya dito. Palakihin lang natin. Then, i-resize. Ay, i-arrange lang natin siya. Ayan. Then, dikit lang natin siya dito. And after that, duplicate lang natin para at least mag-multiple, mag-doble-doble lang yung ating mga building. Ayan. So, select all the buildings and right-click group natin siya. Okay. So now, i-copy natin and dito sa breakfast, balik tayo, ilalagay natin siya doon sa baba. Okay, paste natin siya and itatago natin siya dito sa baba for the effects natin dito sa monument. Okay? Then after nyan, same process, magdadagdag lang kayo. So right-click, duplicate natin ulit. Ah, sorry. Hindi na si monument ang i-duplicate natin. Si slide number 2, yung November. Dahil para yung rotation niya. Dahil ito nakalabas na. So, para mas mapapabilis lang yung paggawa natin. So, let's say, sabihin na natin, last 2 slide na lang gagawin natin. So, ito, iakyat natin doon. And delete the line para mabilis na. Let's say relaxing. Adjust ko lang dito. Then si monument, i-copy ko lang lahat, the text, the image at saka itong text, copy. Balik ako doon para mas mabilis. And paste ko dyan. Then select ko lang itong image ko at ibababa ko. Then, this one, i-rotate ko siya. So, relaxing. Let's say, itong nakahiga na nagre-relax. Ayan. So, let's say, okay na siguro yan. Then, after that, right-click, ungroup. Then, resize natin itong relaxing. Nagre-relax.
Okay. So, okay na yan. Then, insert tayo ng ating icons. So, let's say massage. So, hanapin natin yung massage. Para kahit na one image lang. Massage. Then, search natin. And, mamili lang tayo. So, walang massage. Relax. So, okay. Sabihin natin, this itong T na lang, and ito dahil wala siyang image, so yung tatlo na lang, pagkasyahin na lang natin. So kulayin natin siya ng white and resize it, then punta tayo dyan, and ayan. So pagpalitan na lang natin tong teapot and this one. Okay. So, yan na yun. Then, ang gagawin natin, susunod, isa pa. And, right click ang slide number 2, yung November. Then, duplicate. And, i-move natin sa pinaka last slide, so 7. And, arrange natin siya. So, remove natin. Then, under sa relaxing, balik tayo sa slide number 5. Copy natin yung text and the image. Yung icons na nilagay natin. Copy. Paste natin siya sa last slide natin, sa slide number 6. Then, after nyan, ibaba natin itong image for the effects. Then, this one will be, let's say, landscape, para mas mabilis na. Then, i-rotate natin ang landscape, sabihin natin si itong image na ito. Para at least nagro-rotate ang ating image for the effects. Okay. Then, after that, bago nyo siya i-right-click, make it sure na naka-arrange siya sa ating tamang paglalagyan. Okay. Pagpasensya nyo na kung medyo bumabagal ako dahil medyo bumibigat ang ating unit. Then, maayos din siya. Sandali lang. Then, ungroup na natin siya para mabilis na. This will be the last slide na lang na malaking editing. Then, i-resize na natin. And arrange it. Then, in landscape, pipili tayo ulit ng ating icons. Let's say, search natin sa icon landscape. Then, pili lang tayo. Kahit na tatlo, okay na yan. I-resize lang natin. Landscape. Okay. So, then pili lang tayo. Let's say ito. This one. Then followed by ito. And isa pa na image. Let's say ito. Then tatlong image. Select lang natin dyan. Graphics fill. Color of white. Resize the image. So, punta tayo dyan. I-arrange lang natin ang location. Okay, so okay na tayo dyan. Then after that, balik tayo dito sa pinakadulo, sa events. Duplicate natin ito. And idagay natin sa pinakahuling slide. This will be our slide number 8. Then balik tayo sa slide number 6. I-copy lang natin yung tatlong icons na ginawa natin at i-paste natin dito sa last slide, sa slide number 7 pala. Then, ilagay natin sa pinaka baba. Okay? So, buray na natin siya. And, yan na. So, after nyan, select nyo lahat ng slide. Punta tayo sa transition. And, select the morph. Then, select the duration or change the duration time into 0.5
75 or 0.1 nasa sa inyo yan, para medyo mas mabilis siya. Then after that, click lang natin ang morph para naka-morph siya into 0.75. Then balik tayo sa slide 1. And after the, na makapunta tayo sa slide 1, i-slide na natin siya. Slide show na natin. And makita nyo yung effect ng ating slide show. So i-click ko lang ang next. Next click. So makita nyo yung effects natin na nagro-rotate ang ating effects. Then under the breakfast, hindi siya nag ano. Ulitin natin. Yan, bumalik siya doon eh. So click natin under the monument. Relaxing. Pinababalik ko lang kasi medyo bumalik na tayo. Ayan. So nagkakaroon tayo ng effects sa ating slideshow using our what they call this one, morph animation. Okay? Sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. And if you like this video, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. Huwag po sana kayong magsawang sumuporta. Maraming salamat. God bless and stay safe. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.